Sa panahon ngayon, wala nang sinasantong oras, lugar o tao ang masasamang loob, kaya mapababae man o lalaki. Mahalaga raw maging alerto sa lahat ng pagkakataon at mainam na matuto ng self-defense. Balita hati ni Marie Zumani. Sa panahon ngayon, wala nang pinipiling biktima ang mga halangang kaluluwa. Kahit mataas pa ang sikat ng araw at kahit nga nagkalat din ang maraming tao na maaaring makasaksi, ang mga kriminal, sige pa rin sa kung anong masamang bala. Dahil hindi natin alam kung kailan posibleng umatake ang mga masasamang loob, kailangan armado tayo ng mga kaalaman kung paano natin didepensa ng ating sarili. Kaya ngayon, mga kasama natin si Dindo De Jesus, isang Krav Maga expert, para turuan tayo ng ilang basic self-defense skills. Halimbawa, naglalakad ka at biglang may humatak ng iyong buhok at kasunod ang posibleng pang-hold up. Ayon na eksperto, Huwag kang yung makikipaghatakan. So susunod ka sa hablot. Tutwist ka sa kanya, tapos kokontrolin mo yung kamay na humahatak. Pagka-control mo na yung humahatak na kamay, suntukin mo siya sa lalamunan, o sa chin, o sa nose, o sa mata, and kick groin. Tapos kick, sipa ulit, tapos scan. Kung sakaling mga may biglang sumakal sa'yo. Dapat yung elbow mo mataas, tapos close finger. Hinahatak ko siya pataas. Tapos at the same time, regular front kick rin sa groin. Kapag tinutukan ka na ng patalim. As fast as possible, pagka-grab ng hand, pagka-alis ng body mo, punch mo siya kagad. Double hand control, and sipaan mo yung groin niya. At kung ika'y pagsasamantalahan na. So kailangan matanggal mo yung choke, number one. Number two, ma-attack mo siya, at ma-stand siya ng konti, magkaroon ng distansya, tapos gawin mo yung leg sipain siya. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon dapat manlaban ang biktima. Pinakamahalaga pa rin alerto ka sa lahat ng pagkakataon para alam mo kung paano aaksyon at tataka sa peligrosong sitwasyon. So mindset natin sa mga situation, sa threat, sa attacks, sa aware ka dapat sa mga kapaligiran mo para kung may attack o may threat, ready ka. Mariz Umali, GMA News.